At ngayon po, malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, ang pambansang Yorme, Isko Moreno Domagoso. Thank you, Lala. Mahirap sundan yung magaling kumanta. Eh, gusto ko kayong sayawan. Eh, kaya lang, wala na akong lakas. Anyway, I would like to thank each and every one of you here tonight. Bakit ganoon? Malamig sa gabi. Kanina, grabe kanina. Oh, na sobrang init kanina, no? But kung anong init ng Tugigaraw, o ng lugar ninyo, siya namang init din ng tao sa pagsalubong sa amin. Akala ko wala akong makukuhang boto sa Northern Region, eh. Oh, meron pala kahit papaano. But again, sa pamilya pobre, palakpakan naman natin yung ating host. Anyway, instead of me doing a speech, you might be asking something, and I'll be happy to answer it if you want. Meron ba kayong gustong itanong? Wala naman. May asawa na po kayo? Ako din po, hindi ka nag-iisa. But mga kababayan, let me just a simple analogy of the situation, no? Mahirap ang buhay, no? Tayo maswerte tayo. I think most of you here medyo mukhang okay naman ang buhay. But the general population is having hard time, and some of you here also in your respective business, no? Naging challenging sa inyo yung 2 years. In fact, some, hindi ko kasi makita yung tao, pero nandiyan kayo sa harap eh. it's been challenging sa buhay nila bago pa magpandemya. Tapos na-agitate pa nung pandemya. Then, yung hindi natin inaasahan na pwede palang mangyari in our lifetime. Yung pandemic, hindi natin inaasahan yun. Saglit lang, ha? No, I always wanted to be with people, eh. Kaya lang, siyempre, trabaho naman yun, lila. Naiya naman ako. Ang hindi natin inaasahan is what transpired in Ukraine and Russia. And I think, no, meron pang isa. I don't want to be fear-mongerer, but I'm always trying to be ahead of whatever possible worst-case scenario that can happen to every lives. Because in governance, no, preparedness and analyzing things and putting plans on the possibility that those things may happen makes our lives not safer, because I cannot guarantee you safety, but makes our lives easier in challenging times. Siguro naman nakita ninyo sa Manila, no, during the pandemic, I mean at the height of pandemic, we tried to really confront. Dito ka na lang, pare. Promise talaga. Oh, wala mo na ngayon. Ano lang ngayon? Heart to heart talk lang with our people. We tried to confront it despite in the absence of playbook about pandemic. Pare, diyan ka na lang. Okay. Promise. Ha? Diyan ka na lang. Ha? Please. There is no playbook, but people may die, and people died.
And the socio-economic impact of the pandemic really hurt businesses, families, because the level of anxiety that generated, created by the pandemic is so high, wherein, kung nandito si Doc Willie, medyo patang-pata na rin si Doc Willie, would agree with me that the mental health of our people is really badly affected. So, yung isang inaasa na sana mabantayan natin, but it can be a blessing in disguise for the northern region, especially Cagayan. Baka mamaya mangyari yung Taiwan Strait problem. Kasi sa Ukraine, no? Mararamdaman ninyo presyo ng gas, bakal, kung sino man nasa construction dito, I guarantee you, maganda na kayo. Kasi Ukraine is one of the biggest producer ng bakal. Pangatlo, yung harina, magiging kasinlaki na ng mata ninyo. Yung pandesal. Opo. Kasi Russia and Ukraine is one of the biggest producer of wheat. So, pag titingnan mo, Yorme, ang layo-layo naman ng Ukraine at Russia dito sa atin. But this is about our country. This is about our lives. No? We must be aware of what's going on that surrounds us. Anyway, at the end of the day, hindi naman kayo pupunta sa Mars, ano? Wala naman makakapunta rin, ano? Matagal pa yung plano ni Elon Musk. So at the end of the day, isang mundo. Tayo rin. So, why did I say that? Because if I am a voter, not a candidate, a voter today, if I'm going to vote, which I'm going to vote for myself, definitely, sayang din yun. But, kidding aside, if I'm going to vote for president, ang gusto kong presidente ay yung nakikita ko, hindi absent, hindi takot. Gusto ko sana makita yung susunod na presidente natin, yung tipo ni Zelensky, that who's willing to die and shown us na hindi niya inalintana. Alam niyo, mahirap yung sitwasyon niya. Pero hindi niya inalintana na may lumilipad na bala, because he's in the front line. And he's the president, just so you know. He's the president, the commander-in-chief. But he's in the front line. And anytime, missiles will drop, whether above them, o sa ulo nila, o sa gilid nila. But he never cares. You know why? Can he solve the problem by being in the front line? Maybe not. Because of so much power, there's so much strength going against him, militarily speaking. But if you see your leader being with you, side by side with you, in those trying times and uncertainties, then I think you may lose a battle, but you will win the war. Kasi ngayon, parang ang nangyayari sa atin, ang napag-uusapan ay yung away ng politiko. Pero ang tunay nating kaaway, yung nagpapahirap sa atin, hindi na natin napapansin. So, am I the right person for that hindi ko kaya pang ipangako sa inyo kung kaya ko bang harapin yung bala.
Yeah, I'm just trying to be honest. I don't know. I'll cross the bridge when I get there. But definitely, if you want facts or situation, if I may share it to you, and kung meron mga taga-Maynila dito, they can attest to it, that during the first day of the pandemic, would you believe that the most powerful person in a locality, which is mayor, and in the province is governor, would you believe na mayor matutulog ng 3 months, kahit isang araw, isang gabi, hindi niya kinita yung pamilya niya? Why? Because we wanted to show the light of City Hall. The guiding factor ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Gabi na may gobyerno pa. Because there's so much uncertainty in the lives of our people. At salamat sa Diyos at nagkaroon ako ng mga mabubuting kapwa lingkod bayan, vice mayor ko, council ko, yung city engineering, and so on. Everyone is doing the same thing. All of us, in synchrony. No? And if you can Google it, GMG mo, i-Google mo guwapo. Manila is the most dense city, if not in Asia, at least in the Philippines. The most dense city per square kilometer. So if you have a pandemic and based on space, ang infection, we will have high infection and death because COVID has no cure. Pero modesty aside, it was managed properly. Lives were saved. In fact, hanggang ngayon, pagka wala kayo remdesivir, wala kayong tocilizumab, baricitinib, molnupiravir, ngayon may bago pang gamot, Paxlovid ng Pfizer, o Bexabid naman, yung isang gamot. We have it. We prepared. And engineers argued with me when we were building the Manila COVID-19 field hospital. And they said, sabi ko, we build this ASAP. Yes, sir. Matagal yan. O ilang buwan? 3 months yan, sir. O patay na tao. By the time na magawa natin yan. Eh, sir, hindi kaya. Eh, ano ba ang dahilan? Ba't hindi kaya? Eh, sir, magastos. O pangalawa, oras. Aba, bakit? Eh, sir, siyempre, papahinga tao. Ah, ganun ba? O magpahinga tao. 24 oras tayo, 3 shift. And we promise 60 days and we build it in 52 days. So kaya po mga kababayan, kaya ako sumali sa halalang ito para magkaroon kayo ng unti-unting lalim ng pangunawa. O nga pala, no? Si Zelensky, artista yun. Ha? Just a brief background. He's an actor. Komedyante pa, yes. He's a comedian. He's a known actor. And nga pala, si Magsaysay, 46 years old, nung ma-elect, ha? Ah. 47 na ako, Reds, eh. Si John F. Kennedy nga pala, 46 din nung ma-elect, ano? Si Obama, si Macron, yung presidente ng New Zealand. Bata daw kasi ako. Well, thank you. Pagmukha akong bata, but half of my life was dedicated to public service. So why did I run? Edmund Burke said, "For evil to succeed is for good men to do nothing." So I'm not saying that they are the evil. No, that's unfair to them. Lahat naman kami magaganda sinasabi. Lahat naman kami maganda ang hangarin.
Oh, meron nga lang tumototoo. Oh, meron din ng totolonggis. Oh. Kayo nga lang ang makakapamili kung matotolonggis kayo o matototoo kayo. Kasi it is the people's, your judgment, not mine. Ang napansin ko kasi, may maghihigantihan. Whether you like it or not, wag nyo nang papaniwalain ang sarili ninyo na hindi nila gagawin yun. May maghihigantihan. Maniwala kayo. Ang una nyo mababalitaan, either of them, whether pula or yellow-pink, no? Either of them. Either, let's be honest and true to yourself. Pag ito, nakabalik, ipakukulong ito. At pag yun ang ginawa, dahil gusto lang magiganti, dahil nakakulong yung isa nilang kasamahan, gagantihan lang ito, saan kayo doon? Saan ang tao doon? At the same manner, pag ito naman, nakabalik. Naku, apat na taon itong nilait, pinagsabihan ng masakit. Kasi hindi naman lahat ang sinasabi sa kanila, totoo eh. I have to be fair with the guy, ha? Marami doon sinasabi totoo. Pero yung iba naman doon, exaggerated na. Pero for 40 years, niyuyurakan mo yung damdamin. Diba? Inaapakapakam mo. Ang tendency nun, bigyan mo ng konting kapangyarihan yun. Magiganti ba yun? May babawiin? May nawala eh. I mean, metaphorically speaking. So my point is, ang galing mo. Naturalesa. Exactly. Kaya when you're honest to yourself, you start answering those questions truthfully to yourself. O nga, no? Now, that's why I've been telling yung mga kababayan natin, sa totoo naman, hindi naman tayo nagkulang. Hindi talaga tayo nagkulang. Binoto naman natin sila dati. In fact, binigyan natin sila ng pagkakataon. Pulahan, 21 years. May nagawang mabuti, o maaaring may kulang din. O yung dilawan, o pink, yellow. Basta kahit ano pa yan, yellow pa rin yun. Kahit anong kulay yun. Yun lang yun. Doon lang umiikot yun. Kasi yung itlog na pula, pag binakip mo yun, I have nothing against them, but they were given a chance also. We voted for them. Some of you voted for them. So we gave them an opportunity to take the lead. 18 years, yung koponan nila. Yung koponan nila. Now, kung mapapansin mo yung koponan nila, pag pinagsama mo, 21 and 18, that's 39 years of our lives. Tama, mali? Tama ba? Fair yung fair. We all agree. 21 and 18. Yung grupo. Question is, kamusta naman ang Pilipinas? Kamusta naman yung buhay ng tao? Kaya, now, gusto nyo may maibang mangyari sa atin, then let's listen to Einstein. Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. You're fooling yourselves. Keep doing the same thing and you want a different result? Asa ka pa. Tama ba? Now, para fair pa rin, ha? Sabi ko nga eh, may ginawang mabuti o baka may kulang din. Both of them. Pero the fact remains, hindi pwedeng ikubli, binigyan natin sila ng pagkakatao makapamuno sa buhay natin. Tama, mali? Do we all agree? Okay. If you feel, ito, gusto nyo ng lahat ng fairness kasi ayaw ko mag-aaway kayo. Kaya ako, ha, kung may supporter kami rito ni Doc Willie,
Huwag kayong makikipag-away sa Facebook, ha? Promise. Don't make your life miserable. Or don't give yourself anxiety. A comment in Facebook won't change anything. What you can change is pagdating nyo ng Mayo, marami na kayo. And that's how you can change. Wag kayong makikipagtalo. Kaya ito, mas simplified, mas matindi pa to. If you feel, para kasi, if you feel gumanda ang buhay ninyo sa panahon ng 21 years, iboto nyo siya, yung kapitbahay nyo doon. No, di ba fair yun? You know why? Because it's not about me. It's always about you. Your life, your kids, your family, your future. It's not about me. Kapag bumuti kayo sa isang leader, boto nyo yung leader na yun. Bagay lamang kasi yun naman ang inaasam nating lahat. Mapabuti ang buhay natin. Tama, mali. O hindi nyo type yung pulahan. Dito naman kayo sa yellow pink. Umunlad ang buhay nyo. Iboto ninyo yellow pink. Promise. Bakit? It's simply because it's about you. It's about your life and future. Hindi dahil sa sinabi lang ng kaibigan mo o ng kaibigan mo, ng kaibigan mo, tapos magka-cancel ka ng order ng kalaban ng yellow pink. Wala yun. Walang mangyayari doon. Away yun eh. O pag bumuti ang buhay nyo, boto natin yellow pink. O ngayon, halimbawa, kayo pala'y umaasa na maiba naman. Gusto nyo maiba naman. Pag ayaw nyo sa kanilang dalawa, available ako. Pwede akong option. Maiba lang. At least sa akin, magbabaka sakali ka pa. Sa buhay ko, sa pamumuno ko, may awan Diyos sa tulong ninyo. Sa akin, 50-50 kayo. 50-50. Gusto ko lang perang conversation natin eh. Sa kanila, sigurado na ang resulta. Tama, mali? Because this is the same principle, the same people, the same group of people that will run the country. And it brought us here today. It brought us here tonight. And the lives of our people. Then don't expect that we'll go somewhere else in the next 6 years. So if you want assurance, dun kayo. Kung gusto yung tiyak, yun, dun kayo. Pero sa akin, 50-50 kayo. Bakit? Dalawang bagay. Kasi hindi nyo naman ako kilala eh. Hindi nyo naman kilala yung pagkatao ko. Sa akin, una, 50% baka palpak ako. Baka palpak ako. Pero another 50%, baka maging mabuti ako. And I'll share you facts about it. The people of Manila never, ever, you Google nyo ulit, ha? Hindi bumoto ng batang mayor. Ayaw nila sa bata. Never tinanggap yan. Sa Manila, ang mga binoboto sa amin, 80, ay, yung konti na lang ang birthday. Yung gano'n. Tingnan nyo itsura ng mga mayor namin. Totoo naman eh. Nangadugyot kami. Nangabulok kami. Umurong kami ng umurong. Patras kami ng patras. Hanggang sumisikat yung Pasig. Sumisikat yung Quezon City. Sumisikat na yung Makati. Alam niyo yung mga binabanggit kong lugar? Alam niyo anong tawag sa kanila? Ito, literal ha. Google niyo ulit. San Juan, probinsya ng Rizal. Makati, probinsya ng Rizal. Quezon City, resettlement area. Project 1, Project 2, Project 3, Project 4, Project 5.
Hindi, para, ano nyo lang na, paano kami umurong? Hindi kami umabante. Pero titingnan mo ngayon, pag tinignan mo kowa, sino pinakamayaman? Yung mga binanggit kong lugar ngayon. Ngayon lang kami nakabawi ulit. In less than 3 years, nag number 3 kami ulit. In fact, nung bumoto sila, sabi ko, maiba lang. Sige na, sugulan nyo na ako. So, oh, eh kasi kayo, sumugal naman na kayo ng 39 years eh. May mano ba naman sugalan nyo ako ng 6 years? Dagdagan nyo gawin yung 45 na. Yeah, baka lang. Oh, pag wala, pag palpak ako, eh ano ngayon? Wala naman bago. Sanay na nga kayo ng 39 years sa palpak eh. Hindi ba? At least sa akin, 50-50 ang chance ninyo. O ngayon, siyempre, in business, I think some of you here is in business, there is what you call tolerable or tolerance. You adjust when you make decisions. Medyo tinitingnan mo yung probability. Yan. Kayang assess yan ang negosyante. At todits na lang ako. At least yung probability kung maganda kinabukasan ko, todits. So, I mean, kaya yon ng mga medyo nakakaunawa. No? So, that's why tonight, kayong mga nandito sa Tugigaraw, nag-a-apply po ako ng trabaho. Gusto ko po maging presidente. Now, what will you get in return? Simpleng gobyerno. MBN. MBN. And they call it HDI nowadays. Mas social na ngayon. But my teacher in UP taught me very well. And I remember it vividly. MBN. Minimum basic needs. Ano yan? Education. Housing. Hospital. Jobs. Marami yan actually. Food. So on and so. But these four, may bring back dignity to every family, opportunity, and velocity of money by doing those, ma-achieve natin. So yung apat na yun, kami ni Doc Willie, in the first 2 years of 6 years, ayan ha, meron kayo singilin sa akin ha, minibigyan ko ng timeline, which I did also in Manila. I made the promise, I made the commitment. In passing lang, balikan ko saglit yung Manila. No? Sabi ko sa mga taga-Maya, mga kapayan, ito gagawin ko, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko to. Gagawin ko yan 10 taon. Sabi sa akin ng matanda, ano? Ba't 10 taon? 9 taon ka lang magiging mayor. Sabi ko, Nay, on a 10th year, mararamdaman mo na iba na buhay mo. Eh, awa ng Diyos, yung 10th year nangyari in 3 years. Modesty aside. Straightforward. Kaya ako, matangos ang ilong ko sa kalsada na yung, alam mo yun, yung, wala, nakapaglalakad ka na lahat ng binitawa mong salita, pangarap mo sa tao, natupad mo, tapos napabilis mo pa. Kaya palang mabilis. Eh, nung bandang uli, nung ako kinukwentas Claras ko na, ako napagod ng kakakwenta eh. Oh, with all honesty. So, it's just imagine, when you have so much imagination, aspirations, visions, then you were given authority, then you were given resources and finding ways to how to get those resources by creating such financial engineering. No? Kaya palang gawin. So, sa akin, ang gusto ko, itawid lang kayo sa pandemyang ito in the first 2 years and hopefully less but just to have an elbow room dahil I always value my word, yun lang po ang puhunan ko sa buhay, laway ko, ang laway ko nasasanla. Kaya pag may sinabi ako, dali nyo na kay Cebuana Luwilier,
Kay ML Juvelier. Yes, it's gonna happen. The only thing that I value most as a person is my character. It's a very expensive thing nowadays. You can lose money, you can lose time, you lose your character, there is no value for your existence in this world. Eh, lalo pa ako, galing ako sa wala. Hindi naman ako pinagpala. Buti nga sila yung masuswerte. Sila yung mga pedigree. Ako po yung askal. Kaya lang, delikado ka sa akin. May rabies ako. Totoo naman. But, so 2 years, we'll just try to continue to make the lives of our people just above hardship. Yung parating sa komportable o bago dumating sa komportable. Kasi talagang dudurugin tayo nito. Ito mga susunod na buwan na to. And prepare yourself. I'm not in the position, I like this, I want to do this. Kasi I don't have that kind of authority yet. But in our case, in the city of Manila, we try to cushion the socio-economic impact of the pandemic. And we survive. In fact, just for purposes of mathematics, we've lost 7% in business for 2 years, but we grew 12. So 12 minus 7, that's positive 5. 20, 30 billion a year, bago ako naging mayor. First year, 123 billion ang pumasok sa Maynila. On the second year, pandemic, 147 billion ang pumasok sa Maynila. These are facts. In fact, after more than a decade, we were certified by the DILG. Alam nyo saan pa kami na-certify? Ito mas malupit. Dugyot kami, ha? Bangkarote kami. Wala na kami kapera-pera. Alam nyo saan kami na-certify? Seal of Good Financial Housekeeping. You know, it's hard to achieve. It's really, of all the things, the irony of it, no? Tapos, we became world competitive. You can Google it again. You check the Bloomberg competition of 600 cities in the world. We competed because we adapted to technology. Because I remember my teacher in Boston said, you cannot solve corruption. Sabi ng teacher ko. Nasyak kami lahat eh. Kala ko ba magaling na eskwelahan to? Eh unang sentence, you cannot solve corruption. Yun ang sabi. Pero quit pala yun, hindi tuldok. Sabi niya, the only way for corruption to die is to limit human discretion in government transaction. Galing noong ano, teacher, napaisip kami. Paano ko lilimitahan? Ayun, adapting to technology. I make your life easier in transacting in government. I collect efficiently. So from a negative, we didn't raise taxes. I committed myself not to raise taxes. We declared twice longest amnesty in this world. In our Manila's history, 6 months amnesty. Can you imagine? Then we grew. Instead of losing, by being efficient, because we created gomanila.com, where people can pay their taxes without being exposed in COVID situation, and efficiently, pag nyangga ng credit card mo, chok, sok pa na kagad sa balon ng city government ng Manila yon, wala nang dumaan na palad. Ah. That's why, out of 600 cities in the Bloomberg competition, we landed number top 50 from a Bulok City. So, what I'm saying, iraos ko muna kayo. First things first, tao muna. Tao. Tao. Buhay mo, kabuhayan mo, kapanatagan mo, tawid tayo. Pag tawid natin, nakaraos na tayo, humuhupa lahat ang mga challenges sa buhay natin, then let's start going to Mars.
Mangarap tayo ng mga malalaking bagay para sa bansa natin. But for the meantime, it's always about the people. Tao muna. Hindi natin makukuha ang mga bagay-bagay ng mga salita lamang o lip service. We need to put actions on the matter. In fact, I'm a result-oriented guy. I make an A and I want B. I don't ask what transpired between point A to point B. What matter most to me is B. If we fail, we do it again. If we fail, we do it again. But differently. Not, di ba paulit-ulit na, doon ka na nadapa eh. Alam mo naman may tibo, nagpatibo ka ba, ulul ka rin eh. Di ba? I mean, sometimes it wakes you up, di ba? Parang, hello. But we guarantee you, I don't stop. I always try, parang ano ko, para akong bangko. We find ways. PDO. Yes. And that, yun talaga dapat eh. Last. I want you to look at on your right side. See that wall. What do you see? What do you see? It's a wall. Leaders don't see it's just a wall. Leaders see what's behind the wall. At naghahanap ng tulay para makaakyat, makapunta sa kabilang bakod. Yun ang pagiging leader. We don't stop on things. We continue to pursue better things for our people. Modesty aside, siguro naman, pagiging basurero ko na ngayon ay kandidatong Pangulo, ang dami ko ng pader na nakaharap. So, muli, ayan ang bayad nyo sa dinner nyo. Wala kayong magawa kundi magkwento ako. Nasa kote kayo, no? Abi, ano ba ito napunta ko? Kala ko ba dinner lang? Ba't may nagsesermon dito? But, you know, I always wanted to take opportunity to continue to... Sabi nga, anuman ang tigas ng bulalo, lalambot din to. Tama ba? It's always about persistence in life. So, thank you for your time. Thank you for this opportunity. And I hope may nakumbinsi ako sa inyo. Ngayon, pag meron naman ako nakumbinsi, and let me push you forward. Magparami naman kayo. Ang laki pa ng hahabulin ko eh. Pero ako, naniniwala ako. May Diyos naman eh. Di naman siguro mabigat ang kasalanan ng bansa natin para tanganan tayo ng mapariwara ang buhay natin. Di naman siguro, no? Oh, naniniwala ako, may Diyos naman. Ngayon, nag-i-enjoy lang ang tao. Uso ba? Uso. Oh. Kaya sabi ko, ay ako, nagpa-uso rin. Ayaw mo to? Oh, dito na lang tayo. Dito wala kaaway. Ito chill lang. Don't panic, it's organic. Walang chemical to. Ay nako buhay. Anyway, thank you very much for your time. Maraming salamat. At pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Pilipinas, God first. Thank you. Muli, palakpakan po natin ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Pwede Isko Moreno Domagoso. Pwede tayo grupo-grupo para lahat may picture. Pwede tayo grupo-grupo pa-picture. Ha? Etneb lang. Ayan. Gawin na lang po natin na per table. Ang
ating sinabi. Malita pusin na. Huwag tayong magpagamit.